Hey guys! Isang magandang araw sa inyong lahat. So ngayon ay May 6 at mag-ala una imedya na ng hapon. And team bahay pa rin tayo. Kasi kung napanood niyo yung last video ko or yung last video ko na nagkaroon ako ng injury sa right arm ko. And kung nakikita niyo, I still have this big bruising over here. At limited pa rin yung range of motion ng right arm ko. Nagagalaw ko na siya kahit papaano, pero hirap pa din akong maiangat tong right arm ko. At sobrang masakit pa rin dito sa area na to whenever inaangat ko siya. So as of this time, hindi pa rin ako nagtatrabaho. Parehas dun sa ospital at saka sa part-time job ko sa nursing home. Kung kaya't naisipan ko na mag-start na sa gardening, no? Kasi ano na siya, by June, bali start na ng summer by June. So kinakailangan by that time, nakapag-start na rin tayo ng sa mga pananim natin. I'm currently dito sa nakatira sa isang condominium. However, soon lilipat tayo ng titirahan at titira na tayo sa isang bahay na merong napakagandang backyard na perfect sa gardening. So, habang hindi pa tayo nakakalipat, uumpisahan ko na, no, na magpatubo ng iba't ibang pananim na itatanim natin sa garden dun sa bagong bahay na lilipatan natin. And eto guys, I have different pananim dito. So kung nakikita niyo siya, ayan. So meron tayong iba, dalawang uri to ng kamatis. Yung merong, ayan, ito is mas malaki siya. Tapos ito maliit lang siya. Tapos meron tayong beans. Naghahanap ako ng sitaw na parang sa sitaw natin dyan sa Pilipinas. Pero wala akong makita. Pero I think this is close enough sa sitaw natin. Tapos meron din akong iba't ibang pepper. Ayan. So ito, yung variety ng pepper na to is yung iba-iba yung niya, kulay. Tapos ito, red sweet pepper lang talaga siya. Tapos meron din tayong cucumber. Ayan. And then squash. Kasi yung last year, parang squash yung pinaka-successful sa mga tinanim ko. So, uulitin natin. Pero, wala akong makita this time na squash na yung bilog. So, ito na lang yung natin. Ito na lang yung kinuha natin. Anyway, squash pa din naman. And most likely, ganun pa din naman yung magiging, similar pa din naman yung magiging lasa niya pag niluto natin. And, meron tayong talong. So, ito parang pabilog na lang, na talong. Wala yung para pa, yung elongated na talong na tinatanim natin karaniwan dyan sa Philippines. And then, meron din tayong watermelon. Ayan. Tapos, meron tayong cantaloupe. Perfect yan for summer. At meron tayong mga dalawang veggies. So, we have yung lettuce. And then, meron tayong kale. And, kumuha na rin ako ng mint. Okay? So, ayan. Ang mga patutubuin natin para pagkalipat natin sa bagong tirahan is, ready na siyang itanim. So, samahan niyo ako guys sa preparation ko pagdating sa gardening, sa start ng gardening ko dito. I really love gardening. Nakuha ko to sa lolo't lola ko, sa mother side. And at the same time, si mama din kasi sobrang sobrang love din niya yung gardening. So, somehow siguro na-influence nila ako sa gardening, kung kaya't gusto ko din ang gardening as part of my hobby. So, let's go guys. Prepare na tayo and umpisahan na natin ang gardening journey natin. Okay, ayan guys. So, naka-gloves na tayo. And then, ready na rin yung materials natin, yung iba pang materials. So, ito, parang meron tayo ditong starting seed kit. So, dito natin, may dalawa kong ganito. Dito natin itatanim sa mga box na to yung bawat buto na patutubuin natin. And then meron na rin tayo ditong dirt yung tawag nila dito. So dito binibili yung lupang ginagamit para mapagtamnan. 'Di ba katulad yun sa Pilipinas na marami pag magagarden tayo may available agad na na lupa na mapagtatamnan natin. Pero dito sa Amerika, binibili yan ng parang ganito siya guys, oh.
sa ito, sako-sako. Ganitong kalaking sako lang. Meron, I think meron pang mas malaki dito. So, ano to? Seedling mix yung tawag dito. So, dito natin patutubuin ang, ano natin, ang mga buto natin. So, mag-umpisa na tayo. Ayan, lalagyan na natin ng mga tawag dito. Lalagyan na natin ng ganito yung bawat putas para maging ready na siya sa ano natin, tataniman. Hindi ko alam guys, kasi nung tawag dito, nung nagtanim na garden ako last year, hindi ako gumamit ng ganito kasi binili ko na lang is yung ano na, malalaki na siyang tawag dito, malalaki ng, yung ready ng itanim. Hindi buto yung binili ko last year. So, this is going to be my first time na magpapatubo tayo ng ano, magpapatubo tayo ng buto and hopefully maging successful tayo. Baka ang ending ay hindi tumubo yung ano, hindi tumubo ang mga buto. Luha.com tayo niyan. So ayan, ayan, nagkakalat tayo dito guys. Nilagyan ko na ng ano, nilagyan ko na ng cover yung floor para kahit papaano eh hindi tayo magkalat dito, para pagkatapos natin eh ano na rin siya, malihin, ano to, hindi masyadong madumi at makalat. So ayan. Okay, mga notification ang phone ko. Kasi dito guys, pag wala kang ano to, maganda na meron kang hobby dito. Especially pag wala kang family at wala ka pang masyadong kaibigan dito. Para kahit papaano eh, meron kang ano mapaglilibangan at pa, meron kang pampalipas oras. Especially sa mga ganitong sitwasyon no, na tawag dito, na hindi ka, for example, ako hindi ako nagtatrabaho kasi sa bahay lang ako kasi nga I have to rest my right arm. Hindi ako po pwedeng magtrabaho sa ospital or dun sa nursing home kasi di ba syempre kinakailangan kong gamitin yung right arm ko sa pag, let's say, pag-turn sa patient, pag kinakailangan ng patient ng tulong sa pagtayo or paglalakad, alam mo yun. So, ano to, recommended ng doctor ko na ipapahinga tong right arm ko kasi ngayon para mag-heal yung fracture. Okay? So, ayan. So, going back, mahirap kung wala kang libangan or kung wala kang mapagtutuunan ng pansin mo. Talagang, ano to, mabuboard ka ng sobra. And yung iba na, ano, na nag-tawag dito na hindi, kumbaga mahina yung loob pagdating sa emosyon or how would I say, di ba yung iba is mentally, di ba, ma-homesick, ganyan-ganyan pag walang ginagawa. So, much better na meron kang ano, much better na meron kang libangan. May papagtutuunan ka ng, iba, ng pansin mo na ibang bagay bukod sa trabaho mo dito sa Amerika or kung saan ka mang bansa nagtatrabaho ngayon or nagstay. And ano na lang din, I think yung nangyari sa akin, parang ano siya, tawag dito, parang parang realization na rin siya na kinakailangan nating ingatan yung mga sarili natin. Although accident naman yung nangyari sa akin, pero lalo sa mga kababayan natin, sa amang bahagi kayo ng mundo nagtatrabaho ngayon na talagang health is wealth. Kinakailangan nating ingatan yung sarili natin. Kasi katulad nito, pag mag-isa ka lang sa ibang bansa, sarili at sarili mo lang talaga yung parang wala kang ibang ano, mahihinga ng tulong. Even yung family mo na nasa Pilipinas, even yung mga kaibigan mo na nasa Pilipinas, pag ganito yung sitwasyon, wala din naman silang magagawa. So, kinakailangan ingatan natin yung sarili natin and ipa-priority parating yung mga sarili natin. So, ano to, magastos, magkasakit guys, lalo pag nasa ibang bansa. Kasi so bukod sa emotional stress, psychological stress, pag nagkasakit ka na mag-isa ka lang, financially guys, sobrang mahirap kung wala kang insurance na pag nasa abroad ka. So ako, I'm so lucky kasi meron akong magandang insurance na
parang benefit ko sa ospital na pinagtatrabahuan ko. Lalo dito sa Amerika, guys, kung wala kang insurance, ang simpleng pag-check up lang, sobrang ano siya, sobrang mahal siya. So, ayun, kung makakapag-save, mag-save para sa sarili, huwag ibigay lahat sa pamilya, intindihin, kinakailangan magbibigay lang tayo nang kung meron tayong sobra. Other than that, sarili at sarili pa rin ang uunahin natin, guys. Okay? Naging ano, gardening slash pangangaral ang eksena natin. Pero ano siya, totoo siya, guys. Ngayon ko lang siya, ngayon ko napatunayan, ngayon nagkaroon ako ng injury na talagang tawag dito, sobrang ang hirap niya. Yung simpleng ang ano, simpleng ang magluluto ng makakain para sa sarili ko, nag-struggle ako kasi nga ano to, talagang hirap kong maigalaw to. Sobrang masakit siya pag full range yung gagawin ko. Kaya sa ngayon, alalay pa lang din siya. Eh, ang sabi ng doctor sa akin, tawag dito, parang 6 to 8 weeks ang magiging ano niya, ang magiging healing period nitong ano ko, nitong fracture ko sa right arm. So ayan, I think I'm not sure kung enough na ba to, guys. Let's see. Anuhin ko na lang to. Ubusin ko na lang to nandito sa itong isang to. Lagyan na natin lahat. Tapos hindi ko alam kung ano to. Kasi alam ko 50, parang 50 itong ano, 50 box, parang 50 small boxes itong nandito. So, tingnan natin if ito na ba ito o gagamitin pa natin. Hindi ko alam kung ilang total of seeds yung nasa bawat pakete. And let's see. I'm also not sure, guys. Tinatry ko the last time na nagpatubo ako ng ano, ng buto. Nandiyan pa ata ako sa Pilipinas. Baka elementary pa ako or high school noon. So ano to, parang isla, ano to, parang bukod sa pagtatanim, eh, parang experiment na rin itong ginagawa ko na to. Kasi nga, first time kong magpapatubo ng buto. So, hopefully naman, hopefully, ano siya, tumubo siya. So, ang uunahin natin, hala, hindi ko pala siya nalagyan ng ano, guys. Tawag dito, hindi ko siya nalagyan ng dapat ano, lalagyan ko sana ng pangalan para alam ko kung ano yung tawag dito, para alam ko kung alin yung ano, for example, alin yung cantaloupe, alin yung talong, alam mo yun.
Ayan guys, so tapos na nating ano, tapos na yung pagtatanim natin or paglalagay natin ng mga binhi sa mga boxes, no. So nalagyan ko na rin siya ng ano, nalagyan ko na rin siya ng mga label. So ayan siya guys. So see, hindi ko alam kung nakikita nyo, pero ayan, nalagyan ko na rin siya ng mga label. So hopefully tumubo talaga siya. Kasi pag hindi, wala. Wala tayong magiging garden ngayong summer. So ang gagawin natin is, ano na natin, didiligin natin. So I'm not sure kung gaano kadami, pero anuhin lang natin, make sure lang natin na, make sure natin na hindi din super dry. Para ano, may moisture. Ayan. Wala kasing ano to tawag dito. Hindi siya po pwedeng hindi siya po pwedeng basain ng sobra guys. Kasi walang butas tong ano, mga boxes na to. So yung baka ano to tawag dito. Malunod naman yung mga binhi. Alam mo yun. So, ganyan lang. Kunti-kunti lang. Fingers crossed na ano, tumubo. Sa kabila. Hala, mukhang nadadamihan ko ng tubig, guys. Okay guys, so andito na lagay na natin sa pwesto nila tong mga butong tinanim natin. So dyan muna sila habang inaantay natin silang tumubo kasama nitong mga ibang halaman natin. Actually guys, tingnan nyo, meron na akong naipatubo. So ito, ano ba to? Ito yung pipino. Ayan oh, may pipino. Tapos nakalimutan ko yung pangalan. Basta pang ano siya, parang beans lang din tong mga to. So yan. Okay, and maraming salamat sa panunood nyo ng video na to. And please like, share, and subscribe na po kayo sa YouTube channel ko. And manood po kayo or abangan nyo po yung mga upcoming videos po natin regarding sa gardening, regarding sa paglilipat bahay natin, and anything about my life dito sa Amerika. Thank you so much and enjoy the rest of your day. Bye!